Hi there! It's me, Francis Candy, and welcome back to my channel. Kung bago ka ba sa aking channel, huwag mong kalimutan i-like, share, at para mag-subscribe ka na. And for this vlog, ito na yung ikukwento ko na. Story time muna tayo, ha? Oo, payagan nyo na at pasensya na sa aking haggardness, sa aking katabaan. Ah, sa Pilipinas tayo, kaya ganoon talaga. Wow. Alam mo naman tayo, kain tayo ng kain dito, diba? And okay lang yun, mahalaga, healthy tayo. Siyempre, be, para sa ating vlog, hindi natin na i-sugarcoat lahat ng mga nangyari. Ano ba? Sana maging maayos tong video na to, oo. And, medyo, ano ba? Basta, ito na, sige, kwento ko sa inyo. So, tong objective ng ating video, be, tong video na to ay para sa mga gusto mag-travel sa Pakistan. And syempre hindi ko na i-sugarcoat na minsan talaga sa pagka-travel may mga gandang nangyayari at syempre may mga nakakalokang pangyayari. So, simulan natin ang vlog na ito sa... Basta hindi ko alam. Basta ito, it may sound na parang sinisiraan ko sila, ganyan. Pero ito yung disclaimer na, ha. It's for your safety ito. This might happen to you. So, okay, ikikwento ko itong vlog, hindi ko na lang bibigyan ng maraming detalye sa mga sinong karakter ito. So, one time. So, ito yung mga nagtanong sa atin kung meron bang nagbigay sa akin ng mga indecent proposal, meron bang bad experiences ako, so ito na yon. So, una, sa Pakistan, bawal po ang alak. Bawal ang alak dun, di ba? Pero somehow, there's a will, there's a way talaga. Meron silang mga na-smuggle na alak or nakakakuha sila ng mga alak ng patago. Tapos, ayun. So, syempre, bisita ako, ganyan. Oh, bumili kami ng alak para sa'yo. Tara, mag-inuman daw tayo. So, ako'y parang, ah, okay. You can say no, be, ha? You can say no. Klaro na kung hindi kayo magaling sa, or hindi kayo matibay pag sa alak. It's just that ako, I know myself na parang pang matagalan ako sa alak. So, nung mga panahon na yon, marami. Mga, more or less, 10 lalaki sila, ganyan. Hindi ko napapangalanan. Kayo na lang humula at kayo na lang humanap. Okay, going back. So, 10 lalaki sila, ganyan. Iinuman, having fun, ganyan. Actually, boring silang kainuman kasi nakaupo lang talaga sila eh. Hindi sila yung tumatayo, music, ganyan. Sila yung nakaupo lang. Sabi ko, ano ba to? Ganyan. So, kwento-kwentuhan, inuman. Tapos, ang inuman kasi sa kanila, oh my God, yung mga bata dyan matulog na, ha? Oo. And yung mga, pag ang inuman sa kanila, walang chaser-chaser, be. So, parang, vodka. So, pang-pang-hard naman ako eh. Nainumin. So, okay, ganyan. Inuman. Vinod ka nila ako. Maya-maya. So, parang chikahan lang. Ganyan. Oo. Tapos, syempre, kahit na paano, binabantayan ko yung sarili ko eh. Syempre, una, baka, pag nanghina ako, sampu sila, paano na lang, ganyan. Or, paano ko sisigaw, kung anong gagawin ko, ganyan, basta. So, may error naman ako eh. May paniniwala naman ako na some of them is yung parang kilala ko. Sort of. Na hindi ako pababayaan. Ganyan. So, I have faith. Kasi yung taong yon, alam ko may gusto rin sa akin eh. So, parang alam ko kung meron man sa kanila, if ever, parang hindi niya ako pahayaan na may mangyari sa akin sa mga kasama niya. So, nilasing nila ako, be. So, nag-vodka, nag-ram, naghalo-halo na talaga. Tapos, illegal dun ang marijuana. Pero, pinatake nila ako ng marijuana. Yung iba, at first, second-hand smoke. Huwag niyo po kong gayahin talaga, disclaimer. Disclaimer. So, pinatry nila ako noon ng hashish. Hashish, ganyan. Tapos meron pa silang smokeless cigarette, smokeless tabako, na ilalagay sa ngalangala, igagunong mo, be. Ganyan siya, ilalagay sa ngalangala. Tapos, ibababad mo lang dyan. Tapos, effect niya, na ganun talaga yung utak mo, yung panig mo, oh my God, para ako nasa ibang dimension, ganun talaga siya. So, parang, oh my God, ano ito? Para akong,
nakakarurok. Sabi ko, oh, parang nasa Mars na ako, ganun kataas, ganun. Pero, alam ko pa rin yung ginagawa ko. Tapos, merong isa sa kanila. As in, syempre, alam mo naman sila, diba, sobrang gwapo, mabango. Tapos, etong lalaking to, lumapit siya sa akin. Sabi niya, gusto niya may mangyari sa amin. Syempre, na-stress ako. Tapos, inaasar na nila ako. Bakla ka, no? Sabi ko sa kanila, baka bakla ako. Ginaganon ko na lang sila, baka bakla ako. Tapos, tawa-tawa ako. Tapos, syempre, nung narandaw ko na yun, ay, lipat ako ng upuan, lipat ako. Tapos, in fairness naman, kahit pinilit niya ako at sinabihan ko siya ng ayoko, ayoko, hindi nila ako pinilit na. So, parang binigyan na ako, okay, sige, sige, sige na nga. Hindi ka naman pala bakla. So, parang, okay. Kasi, B, sorry ah, kahit gwapo sila, kahit alam mo yon, meron pa rin akong ano eh, self-worth sa sarili ko, meron pagpapalaga sa sarili ko na parang ang dumi-dumingting ko sa sarili ko pag pumayag ako, yung mga ganun, na parang ayoko mangyari yon. Parang in my moral standard, hindi ko kaya ba eh, parang no. Ay, hindi ko talaga kaya. Parang, siguro, in the dirtiest fantasy, parang wow, pero ew. Parang ganun, wow, pero ew. Ayokong ma-objectify yung sarili ko kasi, ayoko nung ganun eh. So parang, no way, no. So, ikaw din, Beth, don't let anyone, bahala ka sa buhay mo, dumi-dumi. Wag tayo magpapakadumi, kasi parang, kaya bumababa yung tingin nila sa mga bading dahil sa mga ganun. So parang, no. Diba? No. And at the time, ano yung parang, secret, basta yun na. Parang hindi nyo naman nalaman sino, saan, paano, basta yun. Okay, next. Next is, parang, natanong ako, diba, na parang, did you ever, yun yung isa. So, actually, marami kasi talagang, ano eh, chance na, maraming time talaga na maramdaman mo na parang, gusto na ito may mangyari sa amin. Parang ganun. Parang, one time sa hotel, biglang pumasok yung manager ng hotel sa room ko. Tapos, ang reason niya, mag-check lang daw siya ng toilet ko. So, parang ako, bakit may check? Anong meron? Eh, ang ginawa ko noon, tumawag ako sa telepono, kunyari may kausap ako. So parang, tapos sinabi ko na, pumasok yung ano, blah, blah, blah. So ganyan. So parang, natakot siguro yung manager. Lumabas na siya. Secret na lang uli, saang hotel yon or anong hotel. Basta, ganun. Mahalaga, you have to be careful, di ba? Next is, sa biyahe to eh. Sa biyahe, secret na lang uli, saang biyahe ito. Tapos, may mga sundalo. Itong mga sundalo to, gwapo talaga sila. To be honest. Tapos, niyaya nila ako na mag-hashish. Tapos, hindi lang hashish yung baon nila. Mayroon pang ibang something. Oo, na kontrabando. Sabi ko talaga yung mga tao. Talaga, pasaway. So, gusto nila akong anuhin, tikman din. So, parang, ako yung parang feeling ko pag umuo ko dito after nilang maging high is baka matagpuan na lang akong bangkay, parang ganun yung pakiramdam ko na parang kasi possible yun eh. May mga nangyaring ganung cases doon. Actually, kung hindi nyo napansin, nagpost ako nito sa Facebook page ko, yung merong isang law student, actually law graduate Pakistani, British, born in England, ganyan, in Great Britain. Tapos pumunta siya para magbakasyon sa Pakistan. So very recent lang ito. Sa Pakistan, nagbakasyon siya and may dalawang lalaki nagpropose sa kanya. And hindi siya umuo sa proposal itong dalawang lalaki. So in revenge, pinatay siya ng dalawang lalaki. So parang may mga ganong cases, merong rape cases din sila, mataas ang rape cases sa kanila.
hindi lang ng dalaga, pati ng mga bata actually. Totoong cases talaga sa kanila to. And itong mga nangyayari sa kanila kasi, dahil somehow, yun. So, dahil sa mga rapist actually. So, yun. Hindi naman lahat sila rapist. Yung iba sa kanila, galit sa rapist. And ito yung mga bagay na sila mismo hindi rin naman proud sa bansa nila. Hindi naman sila lahat rapist at hindi rin sila lahat safe. So, parang ganun. So, hindi lang din naman to sa kanila ha. Hindi lang naman ito sa Pakistan nangyayari, and it happens in many parts of the world. So, hindi ko sila ina-isolate or what. And ang mahalaga lang talaga, be safe. Kasi, hindi tayo nagbi-victim blaming, pero somehow, you have to wear an appropriate dress in certain areas, 'di ba? I cannot guarantee your safety, be, kasi anything can happen, parang ganyan. So make sure lang na yung makikilala mo, mga kasama mo, dapat actually yung risk naman talaga, laging merong risk. So you'll never know. So ang mahalaga lang is always take care of yourself and be careful who you are trusting. And huwag kang masyadong oo-oo. Learn to say no. Actually, yun yung challenge sa akin, kasi mahilig talaga akong mag-yes. So, this time talaga, I'm trying to say no. No, 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 no. Kahit gusto ko pa yan, kahit no. Kahit, basta kahit anong mangyari, no, protect yourself. Lalo na kung pakiramdam mo at alam mong mali, say no. Siguro, if we're going to summarize lahat. So, ayun, meron sa akin ayang magdroga, ganyan. Ayang makipag-sex, ganun. Basta, learn to say no. Self-worth. Diba? Your body is a temple nga, diba? So, kailangan alagaan mo yan. Save it for the right one. Not for everyone. Oo. Okay, so, sana may napulot ka dito, be. And alagaan mo laging sarili. And always love yourself, diba? So this is Mikandi saying, when you smile, don't say cheese, say big cheese. And sabi ko nga, love yourself like someone you want to love, because be, you deserve that kind of love. This is Mikandi saying, bye bye be, follow mo ko sa lahat ng aking social media. Bye bye, thank you.